ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Tinawag ni Judas sa kanyang pagbabasbas ang tagapagligtas na Diyos. June 25. Sapagkat sa kanya'y nahanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sapagkat sa kanya'y sapagkat kay Kristo. Napakalawak ng talatang ito mga kapatid para sa isang moral na tao. Sa may ikling pananalita, si Kristo ay sakdal at dugo sa kanyang pagka-Diyos. Na hindi nagkulang kahit isang bagay. Ang pagsasabi na sa isang anak lamang ng Diyos ay paghamak at pagbumusog sa tagapagligtas. Sa pagbabagong anyon ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Mateo 17:1 patuloy. Mateo 17 ay basa po. At pagkaraan ng anim na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila ay dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuputing tulad sa ilaw ang kanyang mga dagi. At narito napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Ang pag-aalinlangan o di paniniwala sa pagiging walang hanggang tao luwalhatian ni Kristo bago siya nagkatawang tao ay hindi nakabawas sa katotohanan na si Jesus ay Diyos ngayon at magpakailanman. Ang sino man nag-aalinlangan sa mga katotohanan ito ay nagkakasala ng kilakilabo na paninampuri sa tagapagligtas. Sa halip ay ikalulhati natin ang katotohanan na kahit siya ay tunay na Diyos, kapantay ng Ama, hinubad niya ang kanyang marlikang kasulutan ng pagka-Diyos alang-alang sa atin. Si Jesucristo bilang Diyos ay mababa kaysa Ama. Nang nagkatawang tao si Kristo, busang loob niyang inuha ang mababang katayuan, ang lugar na pakakumbabaan pagpapailalim sa Diyos Ama. Mabasa po natin dito po sa 1:14:28. Narinig niyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paparito ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo mga galak dahil sa ako'y papasama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa ako. Si Jesus ay pinagliis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Umasok si Kristo sa isang bagong kaugnayan niya sa Diyos. Hebreo 1:5.